Hi guys! What's up? Welcome back to my channel. Good day po sa inyong lahat, sa lahat ng mga subscribers ko. At kung hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para happy naman tayo. So guys, nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng yung mga nanood, nag-likes at saka nag-share sa video ko. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa channel ko. So kung bago kayo dito sa channel ko, guys, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo kung mayroon akong bagong video. I-share ko sa inyo ang mga health topics na makakatulong sa ating buhay. So, advantage and disadvantage of healthy foods versus junk foods. Kung ano ang maganda at hindi maganda sa junk foods at saka healthy foods. Ang nutrition kasi guys is the science na ini-studyhan para mag-connect sa atin yung mga pagkain na kinakain natin, kung anong gamit sa katawan natin as a fuel for obtaining a good healthy lifestyle. Ang whole grains guys na pagkain, nagbibigay siya ng better nutrition kumpara natin sa mga junk foods. There is a common misconception. Ang healthy food daw is much more expensive than junk food. So sa pag-aaral kasi guys, proven na daw na mas cheaper daw ang healthy foods kaysa mga junk foods. Marami kasing mga tao guys mangkilik sa mga junk food kaysa healthy foods. Madali siyang bibilhin sa grocery tulad ng mga canned goods or yung mga nakapackage na ng mga pagkain. Kaya maraming tumatangkilik sa junk foods. So, nutrients-rich foods versus empty calories. When you have a diet that is rich in fruits and vegetables, nakakatulong yun na mag-reduce ng several diseases such as cancer, obesity, heart attack, diabetes, and many more. Mostly sa mga vegetables na low ng calories, contain high levels of different vitamins and minerals. Yung mga pagkain na yun ay high fiber to improve our overall health. So, as ang junk foods, most of the times ay exactly opposite talaga siya sa healthy foods. Ang junk foods ay very high in calories but very low in nutrients. Hindi lang kulang siya sa nutrients but also contains the ingredients that can damage your health. So, mga trans fats ay common talaga yan siya sa mga fast foods and restaurant, mga packaged foods and products, mga cookies, mga cakes, margarine, crackers, mga fats na raise in cholesterol levels, increasing the chances of developing stroke and heart disease. Yun ang mga junk foods. So, just because healthy foods remain in their natural, contains talaga siya ng mga harmful ingredients to damage your health. The average daily cost for a healthy food much cheaper than that of any fast food or junk food. According to the studies or researcher, mas cheaper talaga ang healthy foods kaysa junk foods. Para malaman mo, pwede kang mag-research sa sarili mo, pumunta ka sa groceries, ikumpara mo ang mga pagkain, alin ang cheaper, ang healthy foods or junk foods. So katulad niyang whole foods that includes fruits, vegetables, and grain, lean meats, and dairy products, you will find out that your entire monthly food cost is much less than just ordering fast foods from any restaurant. O kung kakain ka sa restaurant or sa fast foods, ang mahal talaga ng pagkain doon than to buy fresh vegetables and foods. Magluluto ka pa nga lang. Pero healthy foods naman yung kakainin mo. When you are dining out, you will see that you are actually spending a lot of money on the food. The transportation of fish foods is much more expensive than the packaged foods only because the packaged foods use a lot of precautions which help them to travel a long way without any
cold storage. So, mas cheaper ang fresh foods, which is the healthy foods, kasi nga lulutuin mo na siya ng diretso. Yung mga packaged foods pa, which is not healthy, kailangan yun ng gumastos pa ng cold storage. So, kasi ibabiyahe pa nila ng malayo yun. So, and lastly, reading the nutritional labels on the different packaged foods, the people buy can help them a lot to understand if the food that they are eating is healthy or not. Maraming mga tao na akala nila ay kasi madali lang na malutuin o bibilhin sa grocery yung mga packaging foods, katulad ng may mga vegetables din na nakapackage or mga katulad ng mga hotdog, dilata, maraming mga meats na nakapackage na siya, na nakabiyahe na yan siya ng mga malalayo na so hindi natin alam kung paano na maintain ng cold sa pagbibiyahe. So, hindi alam ng mga tao kung healthy ba yun o mas convenient nga sa kanila, kaya yun ang binibili nila without thinking na hindi talaga healthy yun, at saka sinasabi pa nilang cheaper yun kaysa mga fresh foods. Sana makakatulong sa inyo kung paano tayo pumili ng mga pagkain at magbigay siya ng magandang nutrients at saka vitamins and minerals. Hindi porket madaling i-prepare, madaling lutuin o magkain na yan, pero kailangan din natin isipin na natin na magiging healthy, kasi yung pagkain na yan ay full of calories but low in fiber. So guys, hanggang dyan na lang ang topic ko, at sana po panoorin nyo ng buo para hindi masayang ang pinaghirapan natin. At salamat po sa mga subscribers ko na nanonood at nag-likes at nag-share sa video ko. At kung bago kayo dito sa channel ko, huwag nyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo kung mayroon akong bagong video. Salamat po at God bless po sa ating lahat.